So ang bibigyan pansin po natin sa gabing ito ay ang discussion about Jesus cursing the barren fig tree. Opo na po ang bawat isa. In Matthew chapter 21 verses 18 to 19, now in the morning, as he returned to the city pertaining to the city of Jerusalem, he was hungry. And seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves and said to it, "Let no fruit grow on you ever again." Immediately, the fig tree withered away. Pagkaumaga nga, nang siya'y bumalik sa bayan, nagutom siya at pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan ay kanyang nilapitan at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang at sinabi niya rito, "Mula ngayon huwag kang magbunga kailanman at pagdakay natuyo ang puno ng igos." So, hayaan po natin na sa gabing ito, yamang ito po ang last two lessons about the miracles of Jesus, ang magiging focus po natin is on the miracles of judgment, knowing that Jesus is the great judge of all. In 2 Timothy chapter 4, verse 1, "The Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom." So sa himala po na ating bibigyan pansin, makikita natin na ang atin pong Panginoong Hesukristo, siya ang dakilang hukom. Siya po ang hahatol sa lahat ng mga bagay. Ang sabi nga po, ang hahatulan niya ay mabuti at masama. So it may be evil deeds or good deeds, both those deeds will be judged by the Lord. So kinakailangan po mga kapatid na maging makatwiran ang atin pong paggawa sa harapan ng ating Panginoon, sapagkat wala po tayong maitatago sa kanyang harapan. No? Everything is visible before the sight of the Lord. Nothing can be hidden in His sight. So, kaya po nararapat na tayo po ay maging totoo at tapat sa harapan ng atin pong Panginoon. In Acts 17:31, "Because He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness by the man pertaining to our Lord Jesus Christ, whom He has ordained. He has given assurance of this to all by raising Him from the dead." So makikita po natin na lubusan ang ating pong Panginoong Hesukristo ang siyang binigyan ng kapangyarihan na humatol sa lahat po ng ating mga gawa sa sanlibutan ito. Kaya nga po, habang tayo nabubuhay, huwag po nating sayangin ang ating pong mga araw, ang mga oras sa ating pong buhay, at gamitin po natin ito para sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Maring sabihin natin, bakit ngayon ay mayroon pong mga digmaan, may mga karamdaman, no? Why not end all the destruction in the world, no? Bakit hindi pa bigyan ng Diyos ng pagtatapos ang lahat ng mga bagay at magkaroon na ng talagang complete judgment sa lahat ng nangyayari sa sanlibutan ito? Pero ang sabi nga po, He has appointed a day on which He will judge the world. May takda pong araw na kung saan ay talagang isinet ang ating Panginoon upang nang sa gayon ay kapag ka animoy hinog na, no? Yung kapanahunan ay darating po ang kaukulang kahatulan ayon po sa ginawa ng bawat isa sa atin. No? Mayroon pong judgment for the righteous and judgment for the wicked. At syempre po, ayaw po nating matanggap yung judgment for the wicked, sapagkat alam po nating ito ay magmamana ng walang hanggang kaparusahan. Pero ang nais po natin mga kapatid ay judgment for the righteous. Tayo po ay hahatulan, pero
ang kapalit po nito ay eternal rewards. May mga walang hanggang mga gantimpala po na matatamo tayo sa atin pong Panginoon. So hayaan po natin na yung mga ginagawa natin dito sa lupa, huwag po nating panghinayangan kung mabubuti ang atin pong ginagawa, no? Na sabihin natin, ako hindi naman nag-respond sa akin, no? Positively or affirmatively yung taong yun, kaya ayoko nang gumawa ng mabuti. But always remember every good deed na atin pong pinarform sa sanlibutan ito. No? Hindi man po mag-respond ang tao, no? Positively doon po sa ating ginawa. Pero lahat ng ating magandang intensyon ayon sa pananampalataya, ito po ay gagantimpalaan ng ating pong Panginoon. Amen? Even every secret deed, kahit po yung mga sekretong bagay na atin pong ginawa, ito po ay gagantimpalaan ng atin pong Panginoon. Kaya kahit po sabihin po natin walang nakakakita, huwag nating isipin, ah, ito naman ay ano, hindi gagantimpalaan kasi hindi nakikita ng mga tao, no? Lahat po ng bagay ay hayag, lantad sa mata ng atin pong dakilang po. Kaya huwag po nating hayaan na masayang ang atin pong mga mabubuting gawa. Huwag po nating hayaan masayang yung atin pong pananampalataya upang nang sa gayong lubusan po ito na bigyang kagantihan ng ating Panginoon sa pamagitan po ng kanyang mga gantimpala. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank God for His righteous judgment to His people. Amen? Now, kung makikita po natin, yun pong binasa po natin ay patungkol po sa as if judgment on the fig tree, no? Cursing the fig tree. Pero discoverin po natin, yun ba talagang fig tree, no? Ang ginajudge o kinakurse ng ating Panginoon? Now, sabi po doon sa verse natin ngayon binasa, when he saw a fig tree in the way, he came to it and found nothing thereon but leaves only. Pag nakita mo ang isang punong kahoy, tapos ay nag-e-expect ka ng bunga dahil sa malayo, uy, madahon, maberde ang kulay. Baka nakatago lang yung mga bunga. Pero nang siya po, mga kapatid, ay lumapit, dahon lang pala. So he said unto it, let no fruit grow on thee henceforward forever. And presently, the fig tree withered away. So ito po ang pangyayaring ito, mga kapatid. Ito po ay naganap during the week before the crucifixion of our Lord Jesus Christ. Siya po, mga kapatid, ay pumasok na sa Jerusalem. Pero bumalik po siya, mga kapatid, at nagstay doon sa Bethany. And then the next day, babalik po siya doon sa Jerusalem. Kaya nga po, dito po, mga kapatid, nagkaroon ng pagkakataon na nakita nga po niya itong fig tree. So, meron pong two instances in the Gospels na diniscuss po itong cursing of the fig tree sa Book of Matthew at saka po sa Book of Mark. So, may mga additional information po tayong makukuha from the Book of Mark na kung saan ay magbibigay pa ng kalinawan patungkol po sa naganap dito sa ginawang kahatulan ng atin pong Panginoon. No? So, maaaring nakapagtataka po, mga kapatid, sapagkat bakit kaakaagad ng ating Panginoon ay parabang sinumpa yun pong isang punong kahoy. O gayong first time lang naman na nakadaan sila doon na napansin po. Kasi ang sabi po ng Bible, nagutom ang ating Panginoon. Ha?
So, nag-i-expect siya na may bunga at kukuhanin po upang nang sa gayon ay makain po siya at para bang pampalipas lang, no, para yung gutom ay magkaroon po ng kaunting kabusugan. So, sinasabi po ng Biblia, mga kapatid, na kaagad po na nagkaroon ng tinatawag na pagkatuyo dahil nga po ito ay sinumpa. Ha? Now, actually po, ito pong fig tree, they are proliferous trees. Pag sinabi pong proliferous, mabubunga po, no? Sa bahay po namin, meron po kaming fig tree, no? Meron pong mga cuttings na kinuha kami from General Santos City at aming pong naitanim, no? Mga maliit po, parang shrubs kasi po nasa mga pots po siya, kaya hindi po lumaki ng ganun katindi. Kaya po, nakakain po kami kahit po paano ng igos, although hindi ganun katamis, pero at least ay aware po kami sa bahay kung ano ang itsura talaga ng tinatawag na fig fruit at saka po yung itsura ng leaves. No? Malalaki po yung leaves niya, kaya halos na itatago po yung mga bunga. Pero kapag ka po hindi pa siya ripe, no, kulay green pa po yung pinakabunga. Kaya kapag nasa malayo, hindi mahalata kung may bunga o wala, yun pong punong kahoy. At nung paglapit nga ng ating Panginoon, wow, bakit akala ko eh, baka akala eh, kumbaga sa makataong perspective ay baka natatakpan lang nitong dahon yung mga bunga, kaya po hindi nakikita. Now, ang isa pa pong parang talagang nakaka-question ay bakit ika-curse ng Panginoon ang fig tree na ito, knowing ang sabi po nitong si Mark sa kanya pong story na it was not a season for fig fruits at that time. Wala po, hindi panahon na magbubunga on that particular month pa ang fig tree. So bakit pilit na naghahanap ang ating pong Panginoon? Now, sinasabi po nila na it might be na hindi po yung mismong fig fruit ang hinahanap ng Panginoon. Meron daw pong tinatawag na mga parang knob shape na hindi pa yun yung actual fruit. May tawag po sila doon na kung saan pwede rin daw po yung makain. Now, kapag hindi daw po lumabas yung mga, ang tawag po nila ay parang tax, na kung saan, pag hindi raw po lumabas yun, ibig sabihin, all throughout the year, wala pong magiging bunga ito pong fig tree. So, nung makita ng Panginoon, marahil na kahit yung pong mga knob-like na bunga ay wala, so nangangahulugan, buong taon ay hindi na magbubunga ito pong fig tree na ito. Kaya noon pala, alam na ng Panginoon na talagang hindi siya makakasumpong in any month of that year doon po sa fig tree na yon. Kahit anong month siya dumaan doon, ay hindi siya makakasumpong ng tinatawag na bunga. So, nandoon maaring magtataka tayo. But in actuality, alam niyo po, the reason for the cursing of the fig tree is not actually focused on the tree itself. Sapagkat yun pong sinabi ng ating Panginoon na mula ngayon, ikaw ay matutuyo at hindi na magkakabunga magpakailanman. Actually po, hinayaan niyang ito ay marinig ng kanyang mga alagad. Bakit? Para nang sa gayon, turuan sila ng lesson. It's a teachable moment for our Lord Jesus Christ. Because actually,
it's not the tree being cursed. It's just a symbolism. Many of the Bible scholars are saying that the fig tree pertains to Israel. Pero nakita literally nila na talagang natuyo yung punong kahoy. So ibig pong sabihin, may power ang Panginoon over nature. Biruin nyo po, it should take days or weeks para po literally makitang withered or tuyo yun pong tinatawag na yung puno, yung dahon. Ang sabi po, mga kapatid, on the next day na nakita nila, from the roots, mula po sa uga, talagang tuyo. Ito pong fig tree. So nangangahulugan po, gayon katindi, talagang hindi hinayaan pong mabuhay yung punong kahoy. Sapagkat may simbolismo nga po ito, no? Na binibigyang pansin. At yan ay walang iba kundi ang judgment ng Panginoon para po sa bansang Israel. So actually, Jesus was not hungry. Yung sasabihin, talagang siya'y gutom na gutom at naghahanap ng pagkain at nung walang mahanap na bunga ay parang matuyo ka. Hindi po ganon, mga kapatid, sabihin po natin kasimple ang Panginoon. Sapagkat kahit nga po tayong tao, kanyang pinagtsatsagaan. Sabi nga, yung mga ibon hindi humahabi, pero nagpo-provide ang Panginoon ng pagkain. How much more when it comes to man? God is our great provider. Pero, makikita natin ano, bakit nga God na nagkaroon ng pagsumpa dito po sa fig tree? So, muli, sinasabi po natin mga kapatid, na yung expression of hunger ng ating Panginoon, it is just a teachable moment for His disciples upang ipakita sa kanila na may parating na kahatulan dito po sa bansang Israel. In the book of Jeremiah, chapter 8, verse 13, pertaining to the people of Israel, ang sabi po ng verse, "When I wanted to gather them, says the Lord, there are no grapes on the vine, nor figs on the fig tree, even the leaves are withered, and what I gave them has passed away from them." So ibig pong sabihin, mga kapatid, dahil nga sa rebellion ng bansang Israel, sinasabi po na may judgment talaga na parating sa kanila. Aking lubos na lilipulin sila, sabi ng Panginoon. Hindi magkakaroon ng mga ubas sa puno ng ubas o ng mga igos man sa puno ng igos. At ang dahon ay malalata. At ang mga bagay na aking naibigay sa kanila ay mapapawi sa kanila. Ibig pong sabihin mga kapatid, dumating na po doon sa, sabihin po natin sa kataas-taasan yun pong rebellion ng bansang Israel. So terrible na po yung kanila pong kasalanan, yung kanila pong pagsuway sa kautusan ng Diyos, yung kanila pong pagtalikod sa ating Panginoon to the point na nangangailangan na po ng tinatawag na kahatulan upang lupusan nilang maunawaan na ang Diyos ay hindi po nagtotolerate ng kasalanan o kasamaan. Amen? Yes, God is a God of mercy. He is a God of love. But that doesn't mean His love will tolerate the sins of people. Ha? Nais pa rin po niya na maipahayag ang kahatulan doon sa anuman pong mga kasamaan, mga pagsalangsang ng kanya pong bayan. Amen? Alam po natin mga kapatid na talaga ang nation of Israel, sila po yung nation of God. No?
they are considered as a special people. Pero dahil nga po sa kanilang pagsuway sa kautusan ng atin pong Panginoon, hindi po sila naging karapat-dapat. Amen? So, yun pong itsura noong tinatawag na fig tree. It was leafy, madahon, just like the people of Israel. They thought they were great in the sight of the Lord. Para bang sa tingin nila, outwardly, sila po ay walang ginagawa na mga pagsalangsang. Kasi nga po nandoon yung self-righteousness. Even during the time of our Lord Jesus Christ, yung mga Sadducees and the Pharisees, no? Yung mga scribes, yung mga priest na kung saan ay sila po yung may hawak, no, ng batas, pero sila po ang unang sumusuway sa kautusan ng ating Panginoon inwardly, no? Yung kanila po, mga kapatid, na obedience ay outward obedience, but it was not from the heart. At hindi po yun ang nais ng ating Panginoon. Ang nais po niya, mga kapatid, yung ating puso ay tapat, yung ating pong kaisipan at ang ating pong buong pagkatao ay lubusang susunod sa kanya pong kautusan. Amen? So, marami pong mga talata in the Old Testament na nagpapahayag na yun pong tinatawag na patungkol po doon sa cursing or barrenness of a particular tree. Kahit yan po ay grapevine o kaya naman po ay fig tree, in the Old Testament, may symbolism po na kapag ka po walang pagbubunga, ay nangangahulugan po ito ng kahatulan ng atin pong Panginoon. So, makikita po natin, mga kapatid, na ang atin pong Panginoon, hindi niya pinapalagpas yung mga bagay na hindi kaaya-aya. Kahit po sabihin natin animoy apple of the eye niya ang bansang Israel. Amen? Huwag po natin sabihin, favorite ako ni Lord, kaya hindi na ako makakatanggap ng ano pa mang mga kaparusahan. Hindi po tayo naniniwala doon sa tinatawag na once you are saved forever. Oh, kahit naligtas na naman ako, water baptized na ako, Holy Ghost filled na ako, o ano pang hahanapin ko. So kahit ako'y magkasala, anak pa rin ako ng Diyos. Hindi niya ako itatakwil. Hindi niya ako parurusahan. Pero lagi nating atatandaan, mayroon po, mga kapatid, na conditional security ang bawat isa sa atin. Hindi po unconditional, na parabang walang kondisyon dahil ikaw ay predestinated na maligtas at magkasala ka na magkasala, ikaw ay ligtas pa rin. No, hindi po. Hindi po yan ang itinuturo ng banal na kasulatan. Lagi po may condition if you will follow. Nandun po yung reward. Na? So, lagi pong ganon. Hindi po natin itinuturo yung once you are saved forever. Ang atin po itinuturo, he that endures unto the end, the same shall be saved. Siyang mananatili hanggang sa wakas, siyang nagpapatuloy. Siyang magbibigay ng kanyang matapat na paglilingkod hanggang sa kahuli-hulihan. Until our last breath, until the final sounding of the trumpet. Yun po ang atin po, mga kapatid, sinyales. Amen. Kamatayan ng pisikal o pagbabagong anyo sa rapture. Yun po ang dapat natin na lubusang pakihintayin na ang katapatan ay hanggang doon. Kasi meron nga pong three tenses, no? Yun pong tinatawag na salvation natin. Past, present, and future. In the past,
we were saved by the Lord. And now, if we are continuing in serving the Lord, then we are being saved by the Lord. And we will be saved by the Lord if we will continue to follow Him and to obey His ways. So, past, present, and future. So, ayon po sa ating pagsunod sa ating pong Panginoon. At ang nakakalungkot nga po, ang bansang Israel ay hindi po naging tapat sa Diyos. Now, actually, may mga tao rin po, may mga Jews na kung saan they also obeyed the Lord. But they were in the minority. Tulad po ng mga alagad ng ating Panginoon, sila po ay mga Jews. Ha? But they were in the minority. Kokonti po sila, mga kapatid. The majority of the people of Israel, they disobeyed the Lord. Kaya nandoon po yung judgment. At ang magandang bagay lang, mga kapatid, sa ating Panginoon, even in the minority, God can work wonders. Yun po ang nais ng Panginoon. Kahit doon sa, sabihin natin, faithful remnant, doon sa matapat na kakaunti, na nananatili, kaya pong kumilos doon ng pangako ng ating pong Panginoon. Yun po ang katapatan ng Diyos upang yung kanya pong covenant, yung kanya pong pakikipagtipan, starting from Abraham and with our patriarchs of faith, doon po, no? Patuloy po ito na nagkakaroon ng fulfillment because of the faithful remnant na patuloy po na humahawak sa kanila pong pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya nga po, ito pong Israel, mga kapatid, bagamat alam po natin na nagkaroon talaga sila ng grabe pong judgment. When it comes po sa lahat ng mga bansa dito po sa mundo, napakaliit ng bansang Israel, no? Sila na po yung bansang lubusang iniangat ng ating Panginoon. Pero nung magrebelde po sila, sila ang lubusan na itinakwil ng buong mundo. Biruin nyo po, no? Yung kanila pong mga matitindi po yung mga captivities na nangyari sa bansang Israel. Even before noong pong ito nga ipinahayag ng Panginoon, cursing of the fig tree, which pertains to the cursing or the judgment to the people of Israel. No? Even before, nagkaroon po sila ng Assyrian captivity, ng Babylonian captivity, nagkawatak-watak po ang kanilang mga tao. No? Up to the point, ito nga po, no? They were under the Roman dominion during the time of our Lord Jesus Christ. Wala po silang freedom. Wala po silang talagang kapangyarihan. Yung pong supposed to be nation of Israel, ito po mga kapatid, as if province lang ng Roma. No? Probinsya lang ito ng Roma kasi nga po, sila po ay nasasakop ng kapangyarihan ng mga Romano, ng Roman Empire during that time. So wala po sila, mga kapatid, na lubusang kalayaan. Kaya nga po sila ay nag-aaklas. Naghahanap sila, no? Ang hinihintay nga nila, Mesiyas na magtatanggol sa kanila upang makalaya sila bilang isang bansa. Pero alam po natin na dahil nga patuloy po sila na tumatalikod sa ating pong Panginoon, ano ang nangyari? Alam po natin about nasa 30 AD, no, to 33 AD, yung kung ang ating Panginoong Hesukristo ay nanatili dito sa mundo. And then, sinasabi po in history, in 70 AD, nagkaroon po ng destruction of Jerusalem. Ganun po katindi, ha? Na sila po ay nagkawatak-watak, no? Napapunta po sa iba't ibang mga bansa ang Israel, no? At nawalan po sila ng sariling lupain. Yun pong promised land na ibinigay una through Abraham, no? Ano po ng kaganapan
when Joshua, no, conquered the land and they were able to enter Canaan, which is the promised land. So doon po nagkaroon ng kaganapan na nakatira sila doon sa bayan na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. But during 70 AD, yun pong lupain na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon, lupusan po na naagaw ito sa kanila. Kaya yun po ang naging judgment sa kanila, mga kapatid. Kaya ito pong yun ngang the week before the crucifixion of our Lord Jesus Christ. Kasi sila yung hinatulan nila ang Panginoon ng crucifixion. Ipako siya sa cross, ipako siya sa cross. Yun na po yung ultimate, no? Na kung saan na rebellion ng bansang Israel na hindi nila kinilala si Jesus Christ as the coming Messiah. Kaya talagang bumalik po, as in, parang nag-boomerang po sa kanila yung pong ginawa nila na pagpapapako sa krus sa atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya noon pong 70 AD, yun ang animoy katapusan ng kanila pong bansa, no? Kaya sila po ay nagkawatak-watak. Although, ang pangako ng Panginoon, dahil ganun pa rin sila kamahal, no? Israel has always been precious to our Lord in spite of their sins and wickedness before God. At sinasabi nga po na sila ay muling ibabalik, na they will be gathered again to the land that God had promised them. At alam po natin, mga kapatid, in the 1940s, muli po silang ibinalik, no? One of the greatest miracles, no, of the 20th century. Ito pong regathering of the people of Israel to the land of Israel. No? So, kaya nga po, isang napakagandang bagay na makikita po natin na bagamat ang Diyos ay nagbibigay po ng tinatawag na judgment, pero nandoon pa rin ang kanyang pagmamahal sa mga tao na kung saan mayroong pagtatapat through, as I have said, the faithful remnant. Doon sa kokonte pero nagtatapat, patuloy na dumadaloy ang pangako ng atin pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. We thank the Lord for His everlasting love. Pero again, sinasabi po natin, patuloy niya ibibigay ang judgment kung hindi po, mga kapatid, magkakaroon ng pagtatapat. Alam po natin, may naghihintay pa para po sa bansang Israel. Kasi up to now, they are not yet accepting Jesus as the Messiah. No? Naghahanap pa po sila ng Messiah na parating sapagkat hindi nila tinanggap si Jesus Christ. And the one that will be coming to them will be the Antichrist, no? Kaya nga po, may naghihintay pa na matindi, no? Yung pong tinatawag na Great Tribulation. Yan po ang tinatawag na Jacob's Trouble. Yun pong matinding kahirapan para po kay Jacob, kay Israel, sa mga sa bayan ng Diyos. Ganun po katindi pa ang naghihintay na kahirapan sa kanila. But once they recognize Jesus as the Messiah, amen? Then, alam po natin, aleluya, God will come to rescue them. At yun nga po, mga kapatid, yung tinatawag natin, no, na second coming of our Lord Jesus Christ, no, na kung saan talagang tutugtong ang kanyang paa doon po sa Mount of Olives, upang nang sa gayon, bigyan po sila ng kaligtasan sapagkat tinanggap na nila si Jesus Christ as their Messiah. Amen? So, may kita po natin ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon. Now, meron din po, mga kapatid, in the Bible na parable, di po ba alam po natin ito? Parable of the barren fig tree na kung saan there was a certain man
with a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. Then he said to the keeper of his vineyard, "Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Why does it use up the ground?" But he answered and said to him, "Sir, let it alone this year also, until I dig around it and fertilize it. And if it bears fruit, well. But if not, after that, you can cut it down." So ano po, mga kapatid, dito sa talinghagang ito na pwede rin po nating iugnay doon sa nangyari sa Panginoon nang siya po ay magkaroon ng cursing sa fig tree. Dito po, mga kapatid, nagkaroon ng pagkakataon yung pong keeper, no, of the vineyard ay siya po ang nag-intercede na huwag munang i-cut down, huwag munang putulin. Bigyan pa ng isang taon, one more year, no? Kanyang i-cultivate ito at bibigyan ng fertilizer upang nang sa gayon baka naman after a year ay magbunga. Kaya nga po, when it comes to the fig tree, no? Yung barrenness of the fig tree, hindi lang po ito nagpe-pertain sa people of Israel. It can also pertain to a Christian believer. The fig tree can pertain to a Christian believer na kung saan, mga kapatid, kung hindi po tayo nagbubunga at patuloy na ang Panginoon ay naghahanap ng bunga sa atin, salamat, mayroong tagapag-ingat ng ating kaluluwa na ibinigay ang Panginoon. Walang iba kundi ang pastor. Amen? Siya po, mga kapatid, yung sabihin po natin, keeper of the fold, under shepherd ng ating Panginoon. Siya po yung as in, parang namagitan. Huwag niyo po munang putulin. Yes, 3 years, wala kayong makitang bunga. It's a fruitless tree. But wait for one more year. Amen? Thank God for the intercession of the pastor. Amen? Hallelujah. Siya po ang parabang sandali lang. No? Pagtsatsagkaan ko pa ng isang taon, etong pasaway na ito, sige lang, aking patuloy na ipagpe-pray, patuloy na pangangaralan ng Word of God, patuloy na papaalalahanan, tatapikin, huh? Upang magkaroon ng obedience sa Word of God. No? At kapag ka siya ay sumunod, oy, ibig sabihin magkakaroon ng pagbubunga. Pero, ano ang sabi nitong keeper? Pero kung hindi magbunga, sige na, putulin mo na nga. Ibig po sabihin, sa katigasan ng ulo, kapag ka binigyan na nga ng pagkakataon at hindi pa sinamantala, sorry na lang. Huh? So, God is giving us a chance. Sometimes not just second chances, but third chances. Pero huwag po nating hayaan na maubos ang kapanahunan para po hilingin ng Panginoon yung pagsisisi, no? The book of Revelation, it says, there is a space of repentance. Alam niyo po, hindi nauubos ang pag-ibig ng Panginoon, hindi nauubos ang forgiveness ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, ang nauubos, yung space of repentance. Yung panahon na kailangan ikapagsisi natin, hindi natin sinamantala. Pag naubos yun, ibig sabihin, titigas na yung puso natin. And we will no longer want to repent. So, gamitin po natin yung space of repentance. God is giving us all the opportunities, all the chances. Ask for forgiveness. Mend your ways. Be restored in
your relationship with the Lord, no? So yan po ang nais ng atin pong Panginoon. Amen. At ang gusto niyo po mga kapatid, produce fruit in keeping with repentance. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce a good fruit will be cut down and thrown into the fire. Ito po ang malupit mga kapatid. Yung mga sanga na hindi nagbubunga, pinuputol at itinatapon sa apoy. Alam po natin ang apoy ay tumutukoy mga kapatid sa eternal condemnation. Kaya huwag po nating hayaan na maging gayon. Kundi ipakita raw po natin sa ating pagsisisi sa pamamagitan ng ating paggawa. Minsan kasi ang pagsisisi natin sa salita lang, Lord, nagsisisi po ako. Kinabukasan, ukulitin na naman. No? So ang sabi, produce fruit in keeping with repentance. Kung tayo'y talagang nagsisisi, ipakita natin sa gawa na talagang tayo'y nagsisisi. No? So, repentance with action. Repentance with fruit. Not just repentance in words. Ang nais ng Panginoon, may ma-produce na action na nagpapakitang tunay nga tayong nagsisisi kung tayo ay nagkasala sa kanyang harapan. Upang nang sa gayon, huwag tayong magkaroon ng tinatawag na judgment. Lastly, amen? Sabi nga, produce fruit worthy of repentance. Stop with the excuses. We as Christians need to stop using the God is still working on me line as an excuse to continue to justify doing the things we know are displeasing to God. Lord, di naman ako perfect. Lord, ikaw naman ay hindi pa tapos sa akin. No? Kaya ako ay nagkakasala pa. No? So, huwag po nating hayaan. No? It should not be willful sinning. Yung kasalanan na sinasadya na natin. Yes, may mga kasalanan po tayo na hindi natin sinasadya. At still, inihingi po natin yun ng tawad sa Panginoon. No? Pero kung tayo po ay magkakaroon pa ng tinatawag na willful sinning, ito po ang hindi nais ng atin pong Panginoon. No? So, produce fruit worthy of repentance upang wag po tayong tumanggap ng judgment, ha? For our wickedness or for our sinfulness. If we will receive judgment, may it be for righteous works so that we will receive rewards and eternal life from our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 May I ask everybody to stand. Salamat sa Panginoon sa patuloy po niya na pagbibigay sa bawat isa sa atin na kanya pong paumuna. Amen? Although Jesus curses barren fig tree, no? But then, bottom line, God is a God of love. God is a God of mercy. If we will just follow His words, His commandments, if we will just obey Him, then we'll be rewarded according to His riches in glory in Christ Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Umawi tayo sa Panginoon. Hayaan natin mga kapatid na lubusan natin na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating pong mga sarili. Again, I say, we are not perfect, pero huwag po natin itong gawing excuse. But let us continue to be faithful, to be consistent in our walk with God,
Let us express our thankfulness, our worship,